Yo, what's up mga kasay-TV Printing? Nagbabalik ulit tayo. At meron nga ulit akong ituturo sa inyo. At meron pa nga tayong customer na nagbigay ng magpapasticker siya. At ito yung kanyang design or yung kanyang logo. Pero merong nakadikit na ganito. So, naituro ko na yan kung paano yung gagawin. Alam na alam nyo na yan. Right click, release compound path. Para ma-delete nyo to. So, ayan, na-delete na natin. Tapos nyan, right click nyo ulit. Ayun, meron pa. Ito, tanggalin natin to. So, ayan, okay na yan. Hindi na natin siya imi-make compound dahil okay naman, magkakadikit naman na siya. Tapos, ang gagawin natin dito ay lalagyan natin siya ng offset. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga dulot-dulo niya, yung mga kanto niya, ayan o, medyo may maputi. Ayan o, medyo may maputi na ganyan. So kapag pinrint nyo yan, makikita pa rin yung ganyang mga puti-puti. So pangit yung output nyan. So ang gagawin nyo dyan, offset, lalagyan nyo ng offset. Medyo bawasan nyo ng konti. Ayan, kahit ganyan, pwede na yan. Tapos, eto, gagawan nyo ng kulay itim. Ayan, maging itim na siya, tapos ilalagay nyo siya dito. Pero kung mapapansin nyo, ayun nga no, may mga puti-puti siya, diba? Ayan o, kapag ka pinrint nyo yan, pangit yan, may mga puti-puti. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. So ang gagawin nyo dyan, ay buburahin nyo yan. Paano yan buburahin? Ganito lang. Click nyo tong eraser na to. Ayan yung eraser, eto, eto, yan. Tapos, palitin nyo yung size. Siyempre ilapit nyo. Tapos buburahin nyo yan. Yan, buburahin nyo. Lahat na makikita nyo yung kulay puti. So dahan-dahan lang, baka madama yung mga ibang detalye. Basta ang buburahin nyo lang dito yung mga pinakakanto lang, yung makikita nyo yung kulay puti. Ayan. Tapos ito. So kapag ka medyo maliit na, ito. Ayan. Para maganda yung output. Ito, walang nagtuturo nito ng mga vloggers dyan. Ay lang nagtuturo nito kasi madadamot yung mga iba. Ito ay natutunan ko na lang din nung habang inaaral ko tong Silhouette Studio. Ito, kung mapapansin nyo yung puti na yan, ayun o, pangit ang output yan pagka pinrint nyo yan. So dahan-dahan, na-discover lang din natin to, kakakalikot natin dito sa Silhouette Studio. Wala naman nagtuturo nito kasi ang dadamot ng mga Pinoy dyan. At lalong-lalo na yung isa na akala mo gustong magturo, yun pala gusto lang bumenta ng produkto. Alam nyo na yan kung sino yun. Tapos kapag ka naburan nyo na yung mga gilid-gilid na yun, eto pa pala, eto pa, ayun o, yan puti-puti na yan. Yan. So once na maburan nyo na yan, click nyo na yung arrow. Tapos ilagay nyo na siya dito. Ibalik nyo na. Ayan o, kung mapapansin nyo, okay na, di ba? Wala nang puti-puti. Hanggat may nakikita kayong ganun, burahin nyo lang or erase nyo. Ayan, so okay na, no? Kung masyado kayo nalalakihan dun sa offset, pwede nyo pa yan baguhin. So kapag ka naipatong na muna natin dito, i-highlight nyo na muna yan. So comment down na lang kayo dyan kung medyo mabilis yung tutorial natin. Highlight, tapos group, para hindi nyo na nagagalaw dun sa background. So kapag ganyan, medyo malaki yung offset, mag-internal offset kayo dyan. Ayan, kung makikita nyo, internal offset, baguhin natin yung kulay para mas kita. Ayan o, yung kulay blue. Yung kulay blue na yung ikakat. Ayan. So kung goods na yan, goods na tayo dyan. Highlight nyo ulit, tapos group. Makikita natin dito sa send, sa line. Ito na yung magiging output niya. Ayan. So yung kulay blue lang yung ikakat nyo para maganda. Kasi kapag kakinat nyo yung kulay red, masisira yung design. Ayan o. So all goods na yan. So ganun lang mag layout kapag ka medyo i-reconstruct nyo yung logo. So ang next na gagawin nyo na dyan, fill page. Ayan. Ganyan yung gagawin nyo. Siyempre, gagawa kayo ng registration mark. I-adjust nyo na lang. Kayo na bahala mag-adjust dyan. Burahin nyo na lang yung mga hindi sasakto. Or i-ano nyo na lang ulit. Ayan, ilagay nyo na lang ulit. Or kayo yung mag-adjust. Nasa sa inyo, no? So, sana natutunan nyo kung paano mag-layout kapag ka ganito yung logo na ibibigay sa inyo, yung may puti-puti. Ganun lang igagawin nyo, offset, tapos i-erase nyo. So, yun lang. Comment down kung may katanungan kayo. Bye-bye!